Good morning, lovies. So, actually, wala akong tulog the whole night. Kasi super jet lag pa ako. Pangatlong araw ko dito sa Pinas ngayon. And super talaga, diba, yesterday's vlog, tinanong ko kung may bagyo. And yes, nag-research ako. Lumalabas lahat sa mga FYP ko, lalo na sa TikTok, na yung may bagyo, lalo na sa Mindanao, na super natamaan talaga. And ngayon, super, gumising kami ngayon ng umaga na super hangin na kahit dito sa Manila. Super lakas na ng ulan. And medyo may mga tubig-tubig na rin sa mga daanan. So today is, sinabi ko kay Liam na gusto kong maghanap ng mga stray dogs para, ano, bigyan ko sila ng foods kasi kailangan din tayo ng mga fur babies natin, no? So, favor lang ako. Please don't skip this ads, love. Gusto ko sana kung ano yung kita dito sa YouTube na to ay idadagdag ko sa donation ko sa mga nasalanta ng bagyo ngayon. Gusto ko po sana talagang tumulong kahit kaunting halaga lang. Kung kaya po nating tumulong kahit konti lang po, gawin po natin kasi parang iniisip ko na lang what if sa akin yun nangyari, di ba? What if sa pamilya ko yun nangyari tapos walang tumutulong, ganyan. So, nasa posisyon ako ngayon na meron akong social media platform na para mag-inganyo sa inyo na kung kaya nyo tumulong, please tumulong po tayo. Kung hindi naman po kaya, magdasal na lang po tayo, loves. So, ayun, andito kami sa SM sa baba ng condo ni Liam. Bibili ako ng mga dog food. Bibili ako ng tatlong ganito. And mga plato kasi bibigyan ko sila, maghahanap kami ng mga stray dogs ngayon. Nag-ano na din ako ng kutsara na disposable para kukutsarain ko itong mga canned foods na nabili ko. Bumili ako ng mga balisang po nito and tatlong ganito. Hopefully madami tayong makikitang stray dogs. If ever na maupusan tayo ng ganito at madami pa, ay iko-continue natin. Otherwise, loves, ang dami-dami kong ni-research kagabi. Alas 7 AM na ako natulog kasi nga nasa UK time pa ako. Ang dami-dami ding influencer ngayon na nakikita ko na nagtutulungan din sila, which is nakakataba ng puso na makita na ginagamit nila yung platform nila para makatulong. Lalo na ngayon sa mga kababayan natin na nasasalanta ng bagyo. Ang dami-dami kong nakikita sa social media ngayon na madami na pong namatay dito sa bagyong to. Super unexpected daw po yung bagyo ngayon. Kahit po ako kahapon, hindi ko alam kung may bagyo. Basta nakita ko lang yung langit, super kulimlim. And then, kagabi, nag-research ako na yun nga, may bagyo. And today, confirm na nag-upload ako ng vlog. Sinabi nyo nga, nasa Mindanao, signal number 4 na ngayon. Dito sa Metro Manila, number 3 na din. Super hangin na din. So, gagawin ko yung part kahit simpleng bagay lang, loves. And yun, let's go. Ayun na si Darling, my ever supportive. Medyo mainit, so hindi na ako nag-ayos-ayos. Kakagising ko lang. Actually, 2 hours lang naman yung tulog ko. Wala na naman akong tulog. Ano kasi nag-take note dito? Ayoko kasing mag-take ng iniinom niya na ano, tawag dito? Sleeping pills. So, sabi ni Liam, meron daw siyang mga alam kung saan daw tumatambay yung mga stray dogs. Sabi niya nangangagat daw. Tingnan ko kung mangangagat ba sila sa akin. Normally, hindi kasi siya friendly sa mga dog. Gusto niya yung dog, pero yung dog ayaw sa kanya. Oh, tara na, let's go. Oh, di pa supported. Ano find to? A bestie that will support you. Oh my God, babe, nasira. Ha? Huh? Sure ka ba? Hmm. Ba't nasira? No? Ayun. Ayun. Ako. Imagine mo yun, nagbili na kami ng mga dog food tapos nasira pala yung sasakit niya. Ayun, laban tayo kahit walang tulog. Diyos ko, kahit ako natatakot na ako dito sa Manila kasi super mahangin na and may mga baha-baha na sa ibang mga kalsada. So, titingnan namin kung pag mataas yung tubig, syempre hindi namin ipagdadrive yung kotse ni Liam. O kung nakikita niyo yung Philippines vlog namin, ito yung kotse na hiniram namin ni Franco. Yes, kotse ng aming aking darling to.
Let's go find some fur babies na maano natin. Mabigyan natin ng food today. Kawawa naman sila. Sana okay lang sila. May nasisilungan sila, di ba? Kagabi pa kaya ako sabi ng sabi kay Liam na gusto kong tuhulong. Kinontak ko na nga yung sir ko sa Air Force kasi, di ba, nag-serve ako sa Sundalo before. And sabi ko kung magbibigay sila ng relief goods, sasama ako. Gusto ko din magbigay. Gusto ko din mag-donate ng kahit kaunti lang labs kasi hindi naman ako mayaman. Yung abot na kaya ko lang. Na nakita nating aso is tinali siya. So baka meron siyang amo. But binigyan na lang din natin in case, 'di ba? Shy type pa nga siya eh. Una ayaw niya, pero mas gusto niya yung canned food. And naghahanap pa kami. So yung mga nahahanap ko is yung mga papel or trap. Si Liam yung nakahanap dun sa aso na 'yon. Ayan, hanap-hanap lang kami sa gilid-gilid while nagda-drive kami mga love. Grabe, alam nyo ba may mga tubig-tubig na yung ibang daanan dito ngayon? Number 3 na ba dito sa Manila, darling, no? 4. 4? Yeah, 3 lang. Tapos sa Mindanao daw yung 4. Yun nga. Bye.
ayan yung shalab, sumasama na siya. Bye! Ingat ka, balik ako ulit. Nag-iwan ako ng dumbo kay ate. Ayun, may aso. Saan? Yung nakasal. Ito, yung hinahanap niya, aura eh. Aso. Ay, wala aura, aso. Nag-iwan ako ng dumbo kay ate kayo na kasi may aso din daw siya. Tapos yung dumbo din daw, lagi daw pumunta doon. Galang-gala daw talaga yun. Kaya super gutom-gutom niya. Kain na tayo ng turon. So guys, we found a mini dog here. Kuya, saan pa may maraming aso dito? Wala na. Walang-walang. Squatter. Squatter? Natutulog. Lumipad na po kami sa mga angin, hindi sa may bangko. Yung bebe o, yung sa ipabila. Dala-dala mo yung mga aso mo? Dala-dala ko lang po ito. Ito sa kamarnata ko yung dalawa. Ay, gano'n? Ito sa akin. Ito. Ayun po. Ito, bigay ko na lang ito sa'yo para ano, para ipaano mo sa mga aso. Wala na ba ako? Ayan. Wait. Kaya, ito lang po kasi yung cash ko. Ha? Salamat po. Ingat po. Salamat po. Nanginginig siya. Ito, hindi mo niya pangkot na bisitan. Ayun mo mo yan. Binigay ko na lang lahat kay kuya kasi madami daw siyang aso tsaka mga kasama niya. Tapos binigay ko na lang din yung natitira kong cash kasi dun lang din daw sila natutulog. Naawa ako. Alam mo yun. Diba? Kahit konting bagay lang naman siguro baka mabili niya ng pagkain yun sa karinderiya. Siguro mga nasa 300 pesos lang yung cash ko eh. So, kailangan na namin bumalik kasi may wedding pa kaming i-attend. Buti na lang supportive tong bestie ko. Pinag-drive niya ko. Paikot-ikot dito maghanap ng mga dog.
Tsaka, yun, meron pa kami mga plans next time na bibigay ng mga food sa mga nakatira lang sa kalye. Ano ni Liam yan, plans niya na magbigay ng food or paglutuan daw niya. So ngayon, let's go back na love kasi mag-aayos pa kami, wedding ng sister niya. So, yung iba next time na natin ibigay pag hindi na tayo busy. Super inaantok ako kasi na 2 oras lang yung tulog ko. Nakabalik na kami and by the way pala, meron akong i-donate personal. So, kaunting tulong lang to if interested kayo na umambag din. If willing kayong mag-donate loves, ilalagay ko yung GCash and i-PM nyo na lang din ako sa Facebook kung gusto nyong mag-transfer sa bank ko. Nai-update ko sa Facebook ko kung magkano yung nag-gather natin for donation at sasama ko din yung akin. Sa mga willing tumulong kahit kaunting amount yan love, malaking tulong na din yan. So, may wedding pa kaming a-attend and wala talaga akong tulog dahil super lakas na ng hangin dito ngayon. Ayan, makikita ko sa labas super makulimlim. Hindi pa ano, kasi sabi nila baka mag-signal number 5 daw tomorrow dito sa Manila. Yun yung mga nababasa ko sa news. Hopefully, sana hindi matuloy kasi super lakas na ng hangin dito. Like, natatangay na ako ng hangin. Parang feeling ko same yung experience ko nun sa UK na super ano, lakas ng hangin na natangay ako. Dito lang kasi may ulan tapos hangin. Sana hindi pa lumalalabs kasi kawawa din yung iba na madami din kasi nadamay. Like, namatay na ganyan sa Mindanao tsaka iba pang lugar. So, if interested kayo, loves, ayan, ilalagay ko yung mga details dyan para isama ko yung donation nyo sa aking donation. I-check nyo din yung si Meiko. Siya yung message ko kasi may mga contact siya na magbibili ng mga goods para i-transfer doon sa Mindanao. And madami na din siya nag-gather ng mga influencer, mga CEO na magbibigay din sa kanya. So, instead na maghahanap pa ako ng mga company na mag-ship, ipapadagdag ko na lang yung donation sa kanya para isahan lang kasi may mga contact na din siya para mas mabilis din na dumating sa kanila yung mga bagay like mga pagkain, mga emergency na mga gamot, ganyan. So ayun loves, maraming salamat sa panonood ng vlog na ito and mag-ingat po tayong lahat. Please don't forget to like and subscribe. I'll see you loves on our next vlog. Bye!